Yo mga idol, welcome back sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo mga idol. Mukhang nalalapit na nga ang pag-alis ni Horton Tucker sa Lakers dahil nagkaroon ng rumor ngayon sa pagitan ng Lakers at Pistons, at mukhang malapit-lapit na to mga idol. Pinatutunayan ito ni Brian Windhorst ng ESPN. Sadya nga kayang matutuloy ang nasabing trade at bakit naman kaya ite-trade na si THT. Ano ang mga dahilan nila para bitawan na ngayon si THT? Yan ang pag-uusapan natin ngayon pagkatapos lamang nito. Mga ka-ball talk, disclaimer muna, ito ay rumor pa lamang, pero ayon sa rumor ito ay oras na lamang binibilang dahil sa maaring bitawan na si THT, dahil nga bagong perma pa lamang ito sa Lakers dahil din sa bird right nito. Pero sa oras na dumating ang araw na ito, ito na nga kaya ang hudyat para i-let go na si THT. Sa ngayon mga ka-ball talk, sa totoo lamang, hindi talaga impressive ang pinaggagawa ni THT sa Lakers. Napakababa ng numero niya pero napakataas ng volume ng tira niya, lalo na sa 3-point area. At ayon dati sa mga naunang pahayag ng Lakers, supposedly si THT ang gagawing perimeter defender ng Lakers. Siya ang gagawing 3-and-D guy nila. Magandang plano sana dahil nga sa haba ba naman ng galamay ni THT, ngunit hindi nga po nagtutugma ang plano sa resulta ng Lakers kay THT. Dahil nakakalungkot man, hindi impressive ang mga ipinakikita niya. Dapat ay aangat na ang laruan niya ngayon dahil sa minutong ibinibigay sa kanya, pero until now, natatabunan pa rin siya. Iyan ay kahit pa wala na sa Lakers si Alex Caruso. Wala na rin sa Lakers ang medyo kahawig kong si Kyle Kuzma. Kaya wala nang dahilan para matabunan pa si THT doon. Kung tutuusin, dapat siya ay magiging most improved player sa Lakers, pero hindi nga natin nakikita yon. Yan ang mga senyales mga idol na maaaring i-trade na talaga ng Lakers si THT. At patungkol naman sa tanong natin kanina, bakit naman i-trade si THT? Una, panahon na para makipag-trade dahil sad-sad na ang standings ng Lakers. Nakakalungkot man, wala pa si Davis at parang walang katulong si LeBron dahil si Westbrook ay kumukuha na lamang ng numero. Yan ay ayon naman sa isang big man ng Minnesota. Pilit niyang ginagawa ang triple-double pero napakatagal naman ang bola sa kamay. At kung minsan, turnover pa ang inaabot. Bagay na hindi katanggap-tanggap. Ikalawa mga idol, bakit ba ititrade na si THT? Kailangan na ng katulong ni LeBron James. Hirap man si LeBron na buhatin ang Lakers, lalo pat walang depensa ang ilan sa kanila. Ang ibinibigay ng karamihan sa kanila ay sa totoo lamang ay mahina talagang depensa. Nahihirapan ang ilan sa kanila na manatili sa harap ng kalaban. Isa na nga diyan si Westbrook. Si Carmelo Anthony ay hindi na natin masisisihan dahil nga wala na siya sa prime ng kanyang karir. Kaya mga idol, kailangan na ng bata na malupit dumipensa ang Lakers. At yan nga ay nakikita nila ngayon kay Jeremy Grant ng Detroit Pistons. Ikatlo at importante, nakita na marahil ng Lakers na ito na ang oras para i-trade si THT. Yan ay kahit pa napakalaki ng potential niya sa laro, ngunit mukhang hindi na nila iyon maantay pa, lalo pat kailangan na ni LeBron James ng katulong. Ayun nga po, sa pinakalatest report sinabi ni Brian Windhorst, nagre-rebuild na ang Pistons at mukhang interesado talaga silang i-trade si Jeremy Grant. At kahit pa daw ibigay si Kendrick na ng Lakers para matuloy ang trade, ay maaari daw gawin iyon ng Lakers at makakatulong daw yon. Si Jeremy Grant ay isang bata na may tira sa labas sa 3-point area yan mga idol, at malaki ang may tutulong niya sa Lakers dahil sa siyang 2-way player. Ngayon ang tanong, si THT nga kaya ang hinihinging kapalit ng Detroit Pistons? Yung mga idol, ano ang masasabi mo sa ginagawang pakikipag-trade ngayon ng Lakers? Tingin mo ba ay magiging maganda na ang lagay nila kung makukuha nila si Jeremy Grant? I-comment mo lamang yan sa ibaba, i-like at i-share na rin ang video para sa suporta. Mag-subscribe ka na kung bago ka pa lamang at follow mo ang ating Facebook page at Twitter account mga idol. This is Basketball Talk. Salamat po sa panonood. Ingat po kayo at Happy New Year!